What's going on, guys? Ren Ren Lim here. And today, we're back again with another interview. Today, meron akong kasama. He has watched the FIFA World Cup last 2023 here in the Philippines, Samoa Arena, and is considered one of his most memorable memories and an unforgettable event para sa kanya. He has also met notable NBA players during that span of event, like Tyrese Halliburton, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, Jordan Clarkson, Dennis Schroeder, like those kinds of NBA players. And here with me today, i-explain niya yung kanyang personal experience sa event na yon. So please welcome my special guest, LJ Corpin. So LJ, hello, welcome. Oh, hello, good evening, Kuren. Good evening. So today, pag-usapan namin yung event ng FIFA World Cup. Kasi di ba, you mentioned na nanood ka ng FIFA World Cup, right? Yeah. Anong game 'yon? Parang mga ano, yung mga hindi ko na maalala kasi yung USA versus ano nung finals, USA versus Germany, 'di ba? Parang playoffs noon. Oh, tas Philippines versus ano Dominican Republic. Ay, di naman siya parang playoffs, parang ano, qualifying ba 'yon? Qualifying? Hindi ko na sure, di ko na alam nun eh. Di mo na maalala nun. So, tanongin ko kung saan kayo umupo nun. Parang, ano, dun, hindi naman masyado malapit. Yung sa mga, ano, yung medyo malapit dun sa may courtside, yung medyo malapit dun. Sa lower box? Yeah. Lower box, sige. Price reveal nga. Price reveal. Bill, yung low doon sa nung last 2023 World Cup, mga 499 ganun. Tas 499 lang? Oo, tas nung ano, yung highest category tickets nila, mga 11,999. Ay, mahal talaga yan. Mahal talaga. Sa VIP na yan eh. 227,299. Mga ganun. Ay, mahal yun eh. No? So, tanungin kita, what was, ano, sige, simula tayo sa papunta kayo sa MOA Arena. Malapit na naman yung MOA eh, sa may Pasay City lang yun eh. Matanong kita, like, ano yung, ano, traffic ba siya nung papunta kayo? Or, ano, di naman siya gano'ng ka-traffic? Hindi naman gano'ng ka-traffic, pero masyadong maraming tao dun. Understandable din eh, kasi gusto rin nila manood ng FIFA World Cup. Ano siya dumating nun? Like, ano, sa pinaka-arena? Hindi ko na maalala eh. Ah, di mo na maalala. Tagal na nun. Ah, sige. Sige, doon na tayo sa mismong, dalawang games yun, di ba? Dalawang games yun. Yeah. Sa mismong arena tayo, describe the atmosphere from the beginning until the end. Beginning, like, anong beginning? Like, ano, when you step foot into the, ano, inside the arena, tapos yung pag-exit nyo after the games. Yung ano nung Philippines versus Dominican Republic, hype na hype yung mga Pilipinos dun sa crowd. Syempre yan ay hometown eh. What else? Explain mo lang. Yung experience ko talaga nun nung pag-step ko, like parang na dream ko to, like na gustong-gusto ko talaga mag-watch nun. Gusto mo talaga manood nun, no? Personal. Tapos gusto ko ma-meet yung idol ko, ganun. Sige. Hindi, wala ka talaga, wala kang mga, ano, like, you don't have any pictures of the game, like, hindi ka na... Wala talaga eh. Hindi kasi pinadala yung cellphone namin, no? Hindi pa. Parang ano, no? Enjoy the experience, ano? Kasi parang, sabihin natin, maybe, once muna yung mangyayari, tapos in the future mangyayari ulit. Matagal na naman mangyayari. Ganun. So you parang ano, you let you try to enjoy the moment without a phone or wala kang social media. Tama kasi baka maka-distract lang sa akin eh. Tama yan. Sige. Sino mga NBA players na nakita mo doon? Syempre nandoon yung sa mga binanggit ko, 'di ba? Oo. Like sino pa? Parang si Jalen Brunson. Jalen Brunson. Tas si Scottie Thompson. Matatangkad ba sila in personal?
Oo, alangan. Pero si Scotty, medyo ano. Kasi also, pati si Kai Soto pala. Mm-hmm, si Kai Soto. Siyempre matanggad yun eh, 7-3 yun eh. Sige. Hinay-five nga ako ni ano, ni Kai Soto. Ay, hinay-five ka? Hinay-five ka? Oo. Siyempre, di ba naman. Hinugasan mo ba yung kamay mo after? Siyempre, hindi. Hindi. Siyempre, hindi. Sige. Describe mo yung parang atmosphere simula nung ano. Ano ba yung first game nun? Dominican Republic versus ano? Philippines? Dominican. Ano ba yung first game nun? If naalala mo pa? First game nung ano. Hindi ko na kasi maalala yung score nun. Pero alam ko lang, nangyari. Nanalo ata yung Dominican Republic. Tapos sobrang hype na hype nung pag mag-score si Jordan Clarkson, yung mga Pilipinos doon. Siyempre happy sila. Kasi siyempre kabayan natin yun eh. Oo. Sige. Idol. Describe mo yung ano. I-rate mo yung pinaka-experience mo sa arena 1 out of 10. Yung pinaka like experience mo sa arena from the beginning until the end. Yung pagnanod. Siyempre, bumili kami ng ano, mga popcorn bago punta sa game. Siyempre, of course. Siyempre, I rate it out of 10, like, mga 8.5 ganun. 8.5? Bakit naman? May mga naging problema ba throughout the way? Oo, kasi medyo pagtapos ng game, ano, medyo... Nagkagulo na. Oo, nagkagulo na. Siyempre, uwian eh. Goods yan. Sa tingin mo, pag nangyari ulit to sa Philippines, like let's say, the FIBA World Cup came back to the Philippines, manonood ka ulit? Di na ata, parang ano na, live. Sige. Budget eh. Budget, mahal kasi tickets. Sige, ikwento mo yung parang ano, throughout the like pag nanonood mo, sumisigaw ka ba? Like na-excite ka ba pag nagsiscore yung mga iba't ibang players? Hindi naman ganun, at least na hindi, like na-proud talaga ako sa ginawa ng Pilipinas. Like ginawa nila yung best nila para lang manalo ganun, pero good game naman 'yun. Siyempre good game pa rin 'yun. Ano yung pakiramdam mo nung parang ano, nakita mo yung mga players o yung mga idols mo sa real life instead sa TV lang? Excited talaga nun. Siyempre, kahit sino naman, no? Excited ka talaga nun, no? Wow. Gusto mo, ano, balikan yung core memory na yun ulit? Do you want to relive the moment ulit? Oo. Pero dadalhin ko na cellphone ko. siguro kasi pang picture. Sige. May mga ikakwento ko ba during the event? May mga nangyari ba? Yung finals? Of course, yung finals. Nanood ka ng finals? Oo! Sige. Kwento mo yung finals. Sige, go. Nasa courtside kami nun eh. Siyempre, mahal yung tickets nun. Of course, meron na kaming pera nun. Sige, explain mo yung... Try explaining during the ano, the finals of the FIBA World Cup. Grabe yung laro. Na dikit-dikit sila yung USA tas Germany, dikit yung score. I think yung finals nun Germany tsaka Canada, 'di ba? Hindi. Semis 'yun. Sige, explain mo. Yung USA tas Germany na ano, sobrang dikit yung laban, like 100 yung score nila, dikit-dikit. Na ankle breaker nga ng ano German player. Hindi ko alam anong pangalan. Yung USA player, grabe. Parang iba yung experience sa totoong buhay, ano. Sobrang hype. Hype na hype yung crowd na yun. Pati rin si Austin is ba nakuha niya yung mga body sa courtside. Courtside bodies, hey, sige. Do you want to, relive the moment again in the future? Of course. Kasi, alam naman, hindi naman araw-araw may match na ganun. Sige. Yun lang naman yung ikukwento mo? May mga iba't iba ka ba bang ikukwento? Wala naman, pero okay naman.
ata yung pinagsasabi ko na yan. Sige, sige. So, any, like, ano ba yung masasabi mo sa mga, ano, sa fans na gusto rin manood nito? Yung sa nanonood dito, subscribe na kayo kay Kuya Renren. Thank you, thank you. This, I mean, sa ano, sa, gusto manood ng bas, sa ano, sa FIBA World Cup ulit? Yung sa manonood talaga, you need to put the phones away. You need to catch your memory. Enjoy the moment. Enjoy the moment, no? Like, enjoy the moment. Sige, sige. Yun lang naman yung ano, memory, yung parang ano, memories na nalala mo. Opo. Yun lang naman. Na-miss mo talaga yung memory na yun, no? Opo. Sobrang saya ako nun. Siyempre, sino ba naman, no? So, sige, yun lang. Thank you, LJ, for joining this interview. Sana manood ka ulit ng FIBA World Cup in the future. Malay mo, babalik yung Philippines dito. Sana naman. Sana, sana. So, there will be a link in the description down below, yung mga social media platforms ko as usual. Tapos yung YouTube channel ko para mag-subscribe din kayo. Pero yun na muna para sa amin. Ito si LJ. Muli, si LJ na nanood ng FIBA World Cup last 2023. Sige. Subscribe na kayo kay Kuya Renren. Thank you, thank you. So, thank you very much for watching, guys. Hope you enjoy. LJ, sana makanood ka ulit ng FIBA World Cup in the near future, and maybe makanood ka ng NBA games live. Who knows, di ba? Ano? Sige. Malay mo, sige. So, yun na muna para sa amin. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoy. And I'll see you in the next video. Bye!